guys, Mamiam here. Welcome to my YouTube channel. So for today's video, I'll be sharing with you guys some products na ginagamit ko to lighten my underarm. Since sa first video ko about kilikili routine, hindi na ako nakapag-mention ng specific product na ginagamit ko for my kilikili. And today, gusto kong i-share sa inyo itong mga products na ginagamit ko para na rin to give you an idea kung ano nga ba yung mga products na nakatulong sa akin to lighten my underarm. And para na rin makatulong sa mga mamis na katulad ko na nakakaranas o nakaranas ng pangingitim ng kilikili during pregnancy. I know na may mga mamis out there na naghahanap din ng mga products na pwedeng makatulong sa kanila para na rin mapaputi ang kanilang mga kilikili. And syempre, may mga mamis din na kontento na sa kung anong meron sa kanilang katawan, and I respect that. And before tayo mag-proceed sa main topic, disclaimer lang po. Hindi po ako expert pagdating sa mga bagay na to. At kung ano man po yung mga product na ginagamit ko sa kilikili ko may not work for you kasi magkakaiba po tayo ng skin type. Better consult muna sa mga professionals pagdating sa mga bagay na to para na rin makasigurado kayo sa mga products na gagamitin ninyo sa katawan ninyo. So, meron po ako ditong tatlong products na ginagamit. So, unahin na natin tong Glutasea soap. So, nabili ko lang po to for only 55 pesos. So, bali tong sabon na to, ginagamit ko na rin siya for my body. Yes, isa lang po yung ginagamit kong sabon sa katawan and sa kilikili. So, bali ang itsura ng Glutasea soap, ganito po siya sa loob. Ayan, so white po siya. Bale, hindi ko na po siya hinahati. Unlike sa Perla, na hinahati ko talaga siya kasi sa mukha ko lang naman siya ginagamit. Ang isang sabon na ganito, umaabot na rin siya ng 2 to 3 weeks. So, gaya ng anong sinabi ko sa previous video ko about sa kilikili routine, make sure na dahan-dahan lang tayo sa paglalagay ng mga products sa katawan natin, especially sa mga sensitive areas of our body, to avoid excessive friction. Kasi excessive friction can also lead to dark underarm. So, ako, ang ginagawa ko, syempre, kailangan mo munang basahin ang buong katawan mo before applying the product. And take note, guys, na hindi pwedeng iparit ang sabon directly sa skin. Lalo na kung hindi naman mild soap ang gamit mong sabon. Kasi it can also cause damage to your skin. So, unang ginagawa ko, nagka-create muna ako ng bubbles sa kamay. And yung mga bubbles na yun yung mga pinapahid ko sa kilikili ko. So, never do this, never scratch, or don't rub too hard. So, ako, ang ginagawa ko, ina-apply ko siya in circular motion. So, ganyan, dahan-dahan lang. Then, ibababad ko lang siya for 2 to 3 minutes. So, habang nakababad yung sabon sa katawan ko, so, ang ginagawa ko, minsan, nagtututbrush muna ako. Kung nagtututbrush ako, ante, or kasi lang hindi. So, yun, after 3 minutes, binabanlawan ko na siya. Tapos, isusunod ko naman tong Glutasea body scrub. Take note, guys, na ginagamit ko lang tong body scrub na to twice a week. Kasi hindi talaga advisable na mag-exfoliate araw-araw at baka mas lalo pang mangitim ang kilikili mo. So, sa akin, halimbawa, gagamitin ko to ng Monday. After 2 to 3 days, saka lang ulit ako gagamit ng scrub. O sabihin na natin na pwede ko na tong gamitin ng Thursday or Friday. At kapag naman mag-exfoliate ka ng kilikili mo using this product, hindi mo na kailangang gumamit ng ibang tool or pang scrub like brush or loofah. Kasi itong product na to, medyo mahapdi na siya sa katawan. So, ganito yung itsura ng body scrub na to. So, papakita ko lang sa inyo. Yan, medyo paubos na rin siya. Ayan, so ganyan siya. Para siyang lotion. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya ina-apply. So, kumukuha lang ako ng small amount ng product. Ayan, so ganyan lang. Tapos, paparin ko lang siya sa kilikili ko. So, minsan, isang daliri lang yung ginagamit ko para mas maging mild din yung paglalagay ng product. Ayan, so binababad ko lang siya for at least 2 to 3 minutes. Ayan, minamassage ko lang siya sa kilikili ko. So, syempre, gumagamit lang ako nito kapag naliligo ako. So, pinapakita ko lang sa inyo kung paano ko siya ina-apply. So, ang kagandahan din kasi ng exfoliation, exfoliating is the process of helping to speed up the process by removing dead skin cells from the surface of your skin. So, etong Glutasea body scrub, nabibili ko lang siya for only 109 pesos. And umaabot naman siya ng isang buwan bago ko maubos. So, by the way guys, matagal ko na rin ginagamit itong mga products na to. And sa totoo lang, umabot din ng isang taon bago ko na-achieve itong ganitong skin tone ng kilikili ko. Minsan kailangan mo rin kasing i-convince yung sarili mo na wala naman talagang instant result pagdating sa mga pang skincare na products.
mahirap din naman kasing mag-expect ng mga bagay na napapanood o nakikita mo lang naman sa YouTube. Minsan, kailangan din nating samahan ng tiyaga or patience ang isang bagay, lalo na kung kailangan talaga ng mahaba-habang treatment ng kilikili natin or kahit na anong part sa ating katawan. And lastly, etong aloe vera soothing gel. So, etong product na to, ginagamit ko lang siya every night and sa mga araw na gumagamit ako ng body scrub. So, eto, ang ginagawa ko, kumukuha lang ako ng small amount and then minamassage ko lang siya for at least 5 to 10 minutes sa kilikili ko. And mas maganda rin kung ibababad mo siya overnight. Ang kagandahan kasi pag binabad mo siya overnight, mas nabibigyan mo ng enough time ang skin mo to absorb the maximum benefits from the product itself. So by the way guys, ginagamit ko din to sa mukha and super effective nito sa akin. Ang kagandahan din kasi sa product na to, bukod sa made in Korea na siya, halos 98% of the ingredients used ay organic. And nabibili ko lang to sa Watson's around 209 pesos. And good for 7 months na siya. Bakit parang pili mo nagbebenta na ako sa inyo? Tambay na lang aloe vera. Guys, hindi po to sponsor. Kita naman sa channel ko, nasa 800 plus pa lang tayo. So, baka naman pwede nyong gandaan. Pakiclick na lang din yung subscribe button sa baba para na rin umabot na tayo sa 1,000 subscribers, guys. Every 1 subscriber counts. And huwag mo na rin kalimutang i-hit yung notification bell para lagi na rin po kayong updated sa mga bagong videos ko. In my case, since never naman ako nag-shade ng buhok sa kilikili, mas madali ko siyang napaputi and nakatulong din sa akin yung once a month lang ako nagbubunot ng buhok sa kilikili. Kasi gaya nga nung sabi ko kanina, hindi nakakatulong sa skin natin ang excessive friction, lalo na sa mga sensitive areas of our body like sa underarm, sa mukha natin, and pati na rin sa bikini area natin. Marami talagang disadvantage ang pag-shave ng buhok sa kilikili. Bukod sa mabilis tumubo ang mga buhok, mas dumadami din at mas kumakapal ang volume ng buhok sa kilikili. In short, shaving can also lead to dark underarm. Pagdating naman sa waxing, dito madalas nagkakaroon ng chicken skin at mga bumps sa kilikili. But unlike shaving naman, mas matagal tumubo ang mga buhok sa kilikili. Pero I prefer plucking or using tweezers na lang since mas less yung disadvantages ng pagbubunot ng buhok sa kilikili. And bago ko tapusin tong video na ito, gusto ko lang ulit i-remind or sabihin sa inyo na do not depend on the product alone. Make sure na tama rin ang pangangalaga natin sa health natin. Kasi malaking factor din sa pangingitim ng kilikili natin ang poor health habits. Make sure to eat green veggies and malaking tulong din yung pag-inom ng warm water instead of cold water. Marami din kasing nabibigay na health benefits ang pag-inom ng warm water and make sure na sapat din yung ini-intake nating water everyday. And that's it for today's video. Sana kahit paano ay may natutunan kayo sa video na ito and I hope na makatulong tong video na ito sa inyo. And kung nagustuhan niyo po tong video na ito, please don't forget to like and share this video. And huwag mo na rin kalimutang pindutin yung subscribe button sa baba and hit the notification bell para lagi na rin po kayong updated sa mga bagong videos ko. Kita-kita po ulit tayo sa mga next videos ko. Maraming salamat po sa panonood. Too tired, but I think that I lost. Mama, party girl, she just wants.